Good day everyone. So this time po, pag-aralan natin or ituturo ko sa inyo on how to store files in Google Drive. So ngayon kasi ay halos karamihan ng ating mga ginagawa ay may kasama ng laptop. Usually kapag mag-gawa ng reports, kailangan na kaagad na laptop or Android phone. Ang mahirap ngayon sa pag-store ng files dahil kakambal na natin or kakasama na natin ang gadget, minsan ang files ay napupuno. Katulad sa laptop or sa computer, usually 285 gigabytes lang ang nilalaman. Or mayroon mang iba, 500 gigabytes hanggang doon lang. So, ang mahirap kapag isa din na disadvantage din ay kapag puno na, hindi natin alam kung saan natin ilalagay. At minsan kapag pupunta tayo sa isang lugar at hindi rin natin siya madala ang ating mga files, hindi rin natin ma-open ulit. So, mas maganda po na alam din po natin kung paano i-store sa cloud storage. So, isa na dito sa cloud storage na kailangan natin ay ang Google Drive. Ano po ba ang advantage nito? Once po ma-store natin sa cloud storage or sa Google Drive ang ating files, anywhere po, kahit saan tayo, pupunta tayo ng isang lugar at kailangan natin ng reports, kailangan natin buksan, pwede natin siyang buksan using the Google Drive or using doon sa cloud storage basta't mayroon lang po tayong data. So as long as mayroon pong data. So ibig sabihin, kahit hindi natin madala sa ang ating gadget, pwede tayong manghiram or pwede tayong kahit sa cellphone pwede nating mabuksan basta't mayroon lang tayong data. So ngayon po ay pag-aralan natin paano ba natin i-store or paano natin ilagay ang ating files sa Google Drive. So store files in Google Drive, ang una po natin gawin ay to open a browser. So kung mayroon po kayong Google Chrome, just like this, ito sa pinapakita ko. Yan ang may Google Chrome, ang iba may Firefox, may internet web browser, ang iba Safari kung sa cellphone or kung ano pa po mga na mga browser na pwedeng gamitin. And then after po maklik natin ang browser, makita natin dito sa gilid yung Google Web Apps. Yan, ito po yung Google Web Apps. I-open lang natin. So, ibig sabihin, i-click lang po natin. And then, once na maklik, hahanapin po natin sa baba. Makita po natin ang Drive. Ito po yung icon ng Google Drive. So, click Drive icon. And then, click natin ang My Drive. So, ito yung susunod natin. Itong My Drive. And then, click New Folder. Kung marami tayong mga files na pwedeng ilagay sa ating Google Drive, so kailangan natin na mag-create ng folders para masegregate natin ang bawat files na ilalagay natin doon depende kung anong files ang pagsasamahin. So, syempre, kailangan we have to create folder. So, click New Folder and then ilagay natin dito ang name. So, type the file name of your folder kung anong file name ang gusto nyong ilagay. So, sa akin, sample, nilagay ko lock session kasi itong part na ito ay kakailangan namin sa lock session. Ibig sabihin, lahat ng topics regarding sa na i-discuss about lock session namin, so, dito ko ilalagay. Kaya, ang sinulat ko na file name ay lock session. Then, after po ma-type ang file name ng folder, click dito sa baba, click create. So, once na ma-click mo na ang create, makikita mo na kaagad or makita nyo na kaagad dito sa folders ng My Drive, makikita na kaagad ang inyong na-create na folder. So, katulad nito. So, ngayon, ang gagawin para ma-open ang folder, dalahin natin ang ating cursor dito and then click open para mabuksan natin ang folder. So, once na ma-click na natin, ito na po ang mukha or ito na po ang mukha ng ating na folder. So, ito na po siya. Ngayon, ang gagawin, kailangan lang natin i-drop ang files sa section na ito. So, paano? Pwede tayong ito. Ito yung ginagawa ko. So, dito, kung mapansin ninyo, dalawa po ang in-open ko na page.
itong sa folder na nasa laptop, at saka ito po yung nasa internet. Ito po yung Google Drive. So nakabukas ang Google Drive, and then nagbukas din po ako ng folder na nasa computer. And then ito po yung nilalaman ng aking folder. Ngayon, gusto kong ilipat sa Google Drive. So ang gagawin lang, click lang natin ito. Ayan, or yan, i-click natin, hawak natin ang mouse, and then wag natin bitawan. I-drag natin or dalahin natin doon sa isang page na kung saan yun ang Google Drive. So once na madala natin, automatic ika-copy siya kaagad. Then once na makopy, habang kinakopy, habang ina-upload, kapag hindi pa natapos, makikita po natin dito sa gilid. Ito po yung kanyang confirmation kung tapos na. So dito, kung makikita po natin, still uploading pa siya. Ayan. So nakalagay din sa taas kung ilang item ang nai-upload. So kanina po nakita ninyo isang item lang or isang file lang in-upload, kaya nakalagay sa taas uploading 1 item. So kapag still uploading, makikita nyo rin dito. And then kapag tapos na, makikita din na yun ay kompleto na. So katulad nito, ayan. So ito ngayon ay successfully uploaded. So tapos na, makikita nyo na ito dito. Sa baba may nakalagay 1 upload complete. At kung makita nyo din po sa dashboard, lumabas ka agad ang inyong file, kung ano po ang inyong na-send or na-upload na file sa Google Drive. So ngayon ay ang pag-share na naman ng Google Link. So paano natin i-share? O halimbawa, mayroon tayong file na gusto nating pabuksan or i-share natin sa ating kasama. Halimbawa, mayroon kang file na ipagpalagay lang natin ay yung file na yon ay video file na gusto mong i-share sa iyong kasama or sa iyong coworkers. Gusto mo na mabuksan din nila or nanghingi sila ng copy. So para mabuksan nila, kailangan po natin mag-share ng link sa kanila. Either video, either audio, or mismong file, Word, PDF, Excel, or kahit ano pong klaseng file na nasa ating Google Drive na pwede nating i-share or pwede nating ibigay sa iba, sa co-workers natin or sa kaibigan natin na gusto nating pabuksan or kailangan din nilang mabuksan. So, ibig sabihin, kailangan nating i-share sa kanila. So, ito na po. It's all about sharing Google Link. Okay. So, sa pag-share ng Google Link, ganito yung gagawin natin. Click lang natin ang folder. Siyempre, balik tayo doon sa dati. Open nyo ang browser, then Google, then yung web app buksan sa gilid, yung dito. And then, pag once na mabuksan na, click nyo lang ang Drive icon. And then, dadalahin kayo kaagad dito sa inyong Google Drive. And then, buksan nyo ang folders. Kung ano yung folder na doon ang file nakalagay. So, katulad nito, click nyo lang. Click lang natin ang folder. And then, pag once na ma-click, lalabas po ang kanyang file. So, pag once na lalabas na yung file, ang gagawin lang natin para ma-share ay i-click natin ang link icon sa taas. Ayan po, yung link icon. Ito po yung link icon. Click natin ang link icon. After po ma-click, lalabas po yon sa gilid. May nakalagay get link. So, click natin ang copy. Pero, pagkatapos na makopy, huwag muna natin kalimutan, baka mamaya, dito sa baba, i-check muna natin kung baka mamaya ang inyong link or inyong file ay restricted. Ibig sabihin, kapag restricted, kayo lang po talaga ang pwedeng magbukas. So, ang gagawin natin, i-click natin ang inverted triangle. Ito sa gilid ng restricted, inverted triangle. Click lang natin. And then, hanapin natin ang anyone with the link. So, yung anyone with the link, yun ang i-click natin. Para lahat ng mga tao na mayroong link na ganun na pinasahan mo, ay pwede silang makapag-open ng files na ipinasa mo. Okay, so once na ma-check na o may click na lang natin ang done. So kung mapansin po natin, pag after po natin ma-click ang anyone with the link, check natin kung yun na ba ang lumabas doon sa ating dashboard or sa page kung may nakatulat na anyone with the link. And then makikita din natin yung ating link, nagkulay green na siya. Then click lang ang copy
or kahit kasi kung once na naka-click nyo na yung copy kanina, kahit hindi na ulit yung pag-click. And then, dito ay, ang ilagay ninyo ay viewer. So, pwede rin natin i-click dito. Mayroon din itong viewer or editor. Kasi kung gusto ninyo na kung ang inyong file ay open sa lahat na mag-edit, na pwedeng i-edit, i-click nyo lang editor. So, once na i-submit nyo yun, ibig sabihin, yung tao na sineshare ninyo ng link, pwede niyang ma-edit ang file. Pero kung gusto nyo lang na i-view lang nila, click nyo lang, dapat manatili lang siyang viewer. And then after po na ma-set na, click done. So, yun lang po. Ganun na siya. After po na ano, pag ma-click na natin ang done, so, tapos na siya. So, ganun lang po kadali ang mag-upload ng file sa Google Drive. Ganun din po ang pag-share ng file using your Google Drive. So, yun lang po. Maraming salamat and God bless everyone.